Hi, my name is August at welcome sa aking tutorial kung paano gumawa ng 1x1 ID pictures sa Microsoft Word. Okay? Ang una natin gagawin ay iset muna natin yung paper size natin. Usually ginagamit A4 size, 4R, 5R, ganun. Okay? Set na natin yung size. Click yung size sa page layout. Sa akin, A4. So, okay na siya. Tapos, yung margin. Lagay natin sa narrow. Meron siyang 0.5 inch. Sa left, sa top, at saka right. At saka sa bottom. Okay? Next natin gagawin, insert na natin yung picture. Go to insert. Picture. I-locate nyo na kung nasaan nakasave yung inyong picture. Then, click insert. And, yan, kung medyo madilim yung picture niyo, pwede niyo rin baguhin yung ano, yung kanyang brightness. Click, double click niyo lang, click niyo dito. Drop, click niyo yung drop down dito. Pwede niyo nang piliin kung alin dito yung gusto niya medyo mag-light ng konti yung mga picture. Habang hino-hover niyo yung mouse, makikita niyo naman yung preview. And ito yung sa akin. So siguro medyo i-light ko ng konti. Yan, click ko to. Tapos makikita nyo dito yung size ng picture na ginamit natin. Ang size niya is 4.83 inches by 7.27. Okay? So kailangan natin i-resize to. Gawin natin 2x2 to. Or 1x1 na kailangan natin. Okay? Ang gagawin natin, click natin yung crop dito. Ika-crop natin yung picture. Okay? Drag nyo lang tong crop tool na to. Ayan. Hanggang sa makuha nyo yung tamang size at tamang position ng yung picture. Ayan. Kung napapansin nyo, nagbabago rin yung ano na dito. Nagbabago na yung mga value dito. So, kailangan lang paging perfect. Pareho sila. Pareho sila ng value. Hindi naman kailangan 1x1 na siya kaagad. So, i-move nyo to. So parang okay na yung width na. Yung width niya, so height na lang gagawin natin. Gagalawin natin yung height. Gawin natin 3.5 or 3.52. So medyo malaki dito. Adjust natin konti. Adjust natin konti sa taas. Hanggang sa maka 3.52 tayo. Konti na lang. So, dito na lang tayo magbawas. Oh, sorry. Pakayaan pala ng konti. Yan. Pareho na silang. 3.59. Tapos, just hit enter sa keyboard. Double click. Pwede nyo nang iset to 1x1. Or pwede rin dito. Dito or dito. So mas madaling dito na lang. Walang 1x1. Automatic yun. Mag-adjust na rin yung width nya. Just hit enter sa keyboard. Meron na tayong 1x1. Okay. Bago natin i-duplicate, lagyan natin siya ng border para pagka nag-cut na tayo, hindi tayo mahirapang mag-cut. Oh, makikita nyo dito sa taas, merong picture border. So, click nyo lang yung drop down arrow. Siguro, light black. Yung gray lang ang gamitin natin kasi medyo hindi maganda pag black na black. Gray. Click mo to. So, meron na tayong border. Ngayon, duplicate na natin yung picture. Copy. Right click, copy. Tapos, right click, paste. O di kaya, keyboard shortcut, Control C sa copy, Control B naman sa paste. Control B, Control B, Control B, Control B, Control B. Masyado nang madami. Okay, bawasan natin. Undo lang. Ayan. So, meron na tayong 6 na 1x1. Okay. Dagdagan natin ng 2x2 para mayroong ibang size. So, Control B ulit.
Tapos double click natin. Yung nandito sa pinakababa. Gawin naman natin siyang 2. Yung value dito. Tapos enter. And automatic nang mag-a-adjust na rin yung width niya. Tapos copy mo lang din ulit. Control C, Control B, or paste. Control B, Control B, Control B, Control B. Yun. Meron na tayong 6 na 1 by 1, 6 na 2 by 2. Pwede na natin siyang i-print. Punta tayo sa file. Or pwede mo na siyang i-save. Kung halimbawa wala kang printer, ipaprint mo na lang sa mga printing shop. Sa mga computer shops, ganun, studio, ganun. Para ready to print na siya. Okay? Go to file. Print. Tapos hanapin mo kung ano yung printer na naka-install sa computer mo. Ayan. Tapos bago mo siya i-print, click mo muna yung printer properties. Settings. Click. Tapos tama yung size, A4. Naka-portrait siya. Plain paper. Pwede mo baguhin yung paper type. Depende sa paper na ginagamit mo. Pero ako, ginagamit ko plain paper lang. Dito na lang ako nagbabago sa quality ng print. Okay, click mo yung drop down arrow. Punta ka sa high settings. O mas maganda, more settings. Para maisagad mo yung quality. Sagad mo lang siya. Click OK. Tapos color. Yun. Click OK. Then print. Tapos na ang aking tutorial. At thank you for watching. At please don't forget to subscribe. Maraming salamat.